Welcome back, mga kaldrop. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At magbibigay tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media. Ito, trending to. Pinag-uusapan na naman po ito. Dahil lumabas nga po ang ratings ng AKB Nielsen, mga kaldrop. At isa pang, kumbaga, survey company na bumabagsak na nga po ang ratings ng Eat Bulaga. Well, totoo yan, mga kaldab. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman na ilang linggo rin wala si Mengay sa Eat Bulaga. Di po ba? Sinamantala ng Showtime ang pagkawala ni Mengay. Kaya nga po namamayagpag ngayon ang Showtime. At bakit nga po ba ang hilig sa tape ng Eat Bulaga? Na yung iba na didismaya, mas gusto kasi nilang panoorin ang live kesa nga po sa tape. Patunay lang po yan, mga kaaldab, na hindi na po talaga kaya ng Eat Bulaga na mag-effort ng mas maganda. Pero sinasabi po nila na kapag ka nalipat na nga po raw sa Meralco Theater, mag-iiba na nga po raw ang takbo ng Eat Bulaga. Maliit lang daw po kasi yung stage na kung saan hindi ganun karami yung mga nanonood, hindi ganun karami yung mga pupwedeng mag-guest. Yung ginawa po kasi dati ng Eat Bulaga na umangat po, yung mga barabarangay, di po ba? Tapos yung mga nagsusumba, syempre mas marami yan. Kumbaga, barangay-barangay yan eh, di po ba? Siyempre, yung manonood dyan, marami. Tapos, yung contestant pa. Kaya ang sabi nila, mga kaaldab, magbabago daw po. Pero papaano magbabago kung nauungusan na po sila? Kung sinasamantala na nga po ng Showtime, yung pagkasad-sad ng ratings ng Eat Bulaga. Well, sabi ko nga po sa inyo, kung nanonood po kayo ng Eat Bulaga, kung nagbabasa po kayo ng mga komento, madali nyo naman pong makikita, madali nyo naman pong mababasa. Kayo lang po bahala mag-react kung ano po yung sa palagay po ninyo. Kasi kung titignan nyo, mga kaaldab, napakarami pong ganap, napakarami pong update na mapapaisip din po talaga kayo kung sino nga po ba yung nagsasabi ng totoo at nagsasabi ng fake news. Sa ngayon, kumbaga, kalmado lang po tayo. Marami kasi nagtatanong na kumbaga mawawala na ba nga si Mengay kasi buntis na nga po raw ito. At sinasabing malalagasan na sigurado ng talent ang Eat Bulaga. Yan po yung isa na naman pong maingay. Di po ba? Yung buntis na hanggang ngayon hindi pa manganak-nganak. Parang sa batang kiyapo lang, no? Na ilang taon na hindi pa po nanganganak. Tapos ang kakalabasan, malalaglag lang po. Maraming mga bagay-bagay po, mga kaaldabang, mahirap nga po talagang sabihin. Mahirap nga po talagang ipaintindi. Lalo na po ngayon, naramdam mo yung presensya ng Aldab Nation. Ito yung mga galawan desperado. Para lang makakuha ng atensyon. Para lang masabi na sila po yung updated, sila po yung mas maraming alam. Gumagawa po sila ng issue. Papaano mabubuntis si Mengay? Papaano magkakaroon? Sarswela lang naman po yung lahat. Pansin nyo po ba yung mga galawan ni Congressman Arjo? Pansin nyo yung mga ganap kay Congressman Arjo sa City Hall, sa Kongreso. Never pong nasa likod niya si Mengay. Never pong kumbaga makikita niya at mapapanood niya. Kaya ang sabi ko sa inyo, kampante po tayo. Matatag, di po ba? Remind ko lang po, mga kaaldab, kasi gusto po nila mabuntis na nga po talaga si Mengay. Yan po yung gusto ng mga R-Main at mga main fanatics. Kasi nga po, pag magbuntis na nga po si Mengay, di po ba? Talagang pumapabor na po sa kanila. Talagang magkakaroon na ng mga issue-issue. Talagang mapipilitan na nilang pabagsakin ang Aldab Nation. Di po ba? Pero gaya ng sinabi natin,
Gaya po ng pinapaliwanag ko, bakit nga po ba mas nauna pang nagbuntis si Rhea Ataide kesa po kay Maine Mendoza? Doon pa lang mapapaisip na po kayo eh. Hindi po ba? O tapos kay Ma Salvador, kay Rambo, halos sabay po silang nag-honeymoon, di po ba, sa Italy. Same din po sila ni Congressman Arjo. Kumbaga nauna pa nga pong ikasal kuno si Congressman at si Mengay sa Zarzuela. Di po ba, ito nga pong July. Tapos, umabot ng 1 year. Magto 2 years na po next year. Wala pa pong nangyari. Wala pa pong, kumbaga, ganito ganyan. Tapos sa interview ni Congressman Arjo na hindi pa raw sila ready. Hindi po ba? Tapos walang comment doon si Mengay. Wala man lang reaksyon. Wala man lang ganito ganyan. Hindi po ba? Kaya nga sabi nila hindi pa pala ready. Bakit na nagpakasal pa? Kasi nga po yung Zarzuela na andun eh. Nasa TV5 na po sila. Hindi po ba? Wala na sa GMA7. Kaya mas binigyan na ng priority ng TV pa, ng ABS-CBN na tapusin na yung Zarzuela ron at magpakasal na para sa kasal serye nga po sila Mengay at si Congressman Arjo. Sa ngayon mga kaaldab, masaya po ako. Sa ngayon mga kaaldab, eh, talaga naman pong kitang kita ninyo at ramdam na ramdam po ninyo yung presensya ng Aldab Nation. Sa ngayon, okay lang po yung mga nababasa natin. Okay lang po yung mga napapanood natin. Lalong-lalo na nga po yung mga taong nagre-react at nagko-komento. Diba? Tapos sasabihin nila na, alam mo Mr. Destiny, yung mga bagay-bagay na ganyan, yung mga pinapaliwanag na napapanood mo at nakikita mo, okay lang naman yan. Ang importante lang naman, eh yung mga nangyayari at nagaganap. Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, marami po kayong malalaman, marami po kayong maiintindihan. Bagkos, eh, paliwanag nga po tayo, yung iba nauumay na sa akin, sinasabi, ako paulit-ulit ka naman Mr. Destiny, puro ka ganyan, puro ka ganito, puro ka daw-daw, di po ba? Pero yun naman po yung totoo, yun naman po yung talaga masasabi natin 101%. Di po ba? Na baka sabihin nyo, walang interview. Hindi, walang interview si Congressman Arjo na hindi pa sila ready ni Mengay. Meron po si MJ Marpori po ang nag-interview sa kanya for the record lang po. Pero doon si interview dati ni Ibiang kay Ogie Diaz, no? Kailangan 3 anak agad para kumbaga kapag may shooting o taping sina Mengay at si Congressman, eh itatago niya raw po yung 2 bata. 2 agad-agad. Ganyan po kalupit, no? Tapos ngayon, wala siyang aksyon, wala siyang reaksyon. Eh, hindi nga po siya nanghihingi ng apo kay Congressman. O ba? Yung sinasabi niya, oh, kasal na to. 1 year na. 1.5 years na. Tapos parang wala namang nangyayari. Parang ganto ganyan. Kaya nga sabi ng iba eh, kung hindi pa po sila ready, bakit po sila nagpakasal? Bakit po sila lumagay na sa tahimik gayong yung mga schedule nila eh punong-puno pa pala? Di lalo lang po itong dumami. Siyempre dahil nga po kukunti na lang. O ibig sabihin na pending yung ibang project. O ang masama pa po nito mga kaldab, naunahan pa po sila ni Rhea Ataide at ni Sanjo. Doon pa lang may mali na, no? Hinintay lang, siguro mga kaaldab, plano na talaga yan, no? Na kailangan muna magpakasal yung panganay para nga po hindi nakakaya. Siyempre, ganyan yung mga pamilyang, ano, di po ba, na biruin mo, naungusa mo pa, di lalong lumakas ang ugong-ugong na bading. Di po ba? Na totoo yung karelasyon niya si Enchong Di. O, yun ang sinasabi ko na hindi nila nagigets at hindi po nila naiintindihan. Malakas lang po talaga sila mag-react,
magkomento, pero wala naman po talaga silang alam. Tilto kaya mga kaaldab. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka latest at sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga latest at sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal kina Mengay at Isoy, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin ha, sa mga mami, sa mga titas, at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.